Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Bakit kaya kailangang maging katulad tayo ng bata para paghariyan ng Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, sinaway ni Jesus ang mga alagad sa pagsasaway nila sa mga bata sa paglapit sa Kanya at sinabing, maging katulad ng mga bata dapat tayo para paghariyan ng Diyos. Ang mga bata ay may mga katangian na sila ay mga simple, sila ay mga batang may tiwala sa ibang tao, lalo na sa mga magulang. Kadalasan, sila ay madaling magpatawad, madaling makipagkaibigan, dalisay ang kanilang mga puso, ang kanilang mga layunin, bukas ang kanilang mga puso at isipan. Pero meron din silang mga kahinaan habang bata. Ito yung umaasa sila sa iba, umaasa sa kanilang mga magulang at hindi nila kayang alagaan ang kanilang mga sarili. Kaya lang, habang tayo ay tumatanda, yung magandang katangian ng isang bata ay nawawala dahil nagkakaroon tayo ng isip. Doon tayo nagkakaroon ng sariling paraan sa pamumuhay, diskarte sa buhay, at malimit, tayo ay napapahamak. Ang pagiging bata, katulad ng isang bata, ay ang gusto ng Diyos ay yung tayo ay laging umaasa sa Kanya. Ang tao ay merong dalawang taglay. Una, yung physical na buhay, o pangalawa yung spiritual. Maaring sa physical na buhay, kaya mong kumita, kaya mong alagaan yung sarili mo. Pero sa spiritual, hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang Espiritu ng Diyos, kailangan mo ang tulong ng Diyos, ang awa ng Diyos. Kaya nga, malimit pag kahit mayaman ka o may okay ka sa physical, pero mahinang yung spiritual, hindi ka pa rin masaya sa buhay, hindi ganap ang iyong buhay. Kaya kailangan mo, kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang Kanyang tulong. Kaya tulad ng isang bata, tayo ay dapat palaging umaasa sa Kanya, sa Kanyang awa na tayo ay tulungan at samahan. Kaya kapatid, itong mabuting balita ng Diyos ngayon na hindi ka pwedeng humiwalay sa Diyos, hindi tayo pwedeng humiwalay. Tulad ng isang bata, laging umaasa sa ating Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Pagkalat natin itong mabuting balita ng Diyos na lagi natin siyang kasama, lagi tayong sinasamahan. Isang mapagpalang araw, kapatid. God is good and God bless.